Hello guys, welcome to my channel. Dahil this past few days wala tayong mga upload, so ito ganito lang ang gagawin natin for today. Dahil wala akong masyadong ina-upload this past few days, few months. So ang gagawin natin ito parang daily vlog, charot. Ipapakita ko lang yung mga ginagawa ko as nagtitinda ng street food. So mayroon tayo dito pipino, sili yung maliliit, at meron din tayo dito siling labuyo. Tapos may suka, ay sugar, tsaka yung suka, mamaya na yung suka. So ang gagawin lang natin, maghihiwa tayo ng pipino para sa ating suka. So ito lang, hihiwa muna tayo ng ating pipino dahil wala tayong upload ng ating mga ganap this past few weeks, few months. So ito lang ang ating gagawin. Papakita ko sa inyo yung aking suka kung paano ko ginagawa. So ito na. By the way guys, sinugasan ko na pala itong pipino, baka may mag-react. Dagdag to sa pampasarap ng ating suka. Papakita ko kung paano ko tinitimpla ang aking sawsawan. So, ganito siya guys. Hihiwain ko lang siya ng maliliit. Ayan. Ganyan lang siya kaliliit. Tapos ito ang ating lagayan. So ilalagay na natin dito. Minsan ang isang pipino hindi ko po inuubos. Yung tamang-tama lang. Kasi minsan ang pipino ay sobrang mahal. Tipid-tipid din pag may time. Ayan, ilalagay natin ulit. Tapos, kuha naman tayo ng sili. So, ayan guys. Naano natin yung sili. Hihiwain na natin. Ito ang ating sili. Sili ng mga Bicolano. Ayan. Hihiwain lang natin ng maliliit para sa ating suka. Ilalagay natin ito sa suka. So, ito na nga guys. Minsan, ang aking mga customer or mamimili nagre-reklamo na medyo wala daw anghang, kulang anghang ng suka. So, kaya ang ginagawa ko, dinadamihan ko ng sili. So, ito, ilagay na natin dito. Tapos, sahaluan natin ng siling labuyo. Mga ilang peraso lang. So, ayan. Mga ilang piraso lang ng siling labuyo. Tapos, hiwain din natin ng maliliit na hiwa. Kasi, kinakain din nila to. Kaya, hihiwain lang natin ng maliliit. Ayan.
maliliit na hiwa lang. So, ayan. Ito na siya. O. Tapos, talagay na natin dito. So, ito na guys. Yung pipino tsaka yung sili natin, lalagyan na natin ng suka. Oops. Yan. Pakalagay ng suka, lalagyan din natin ng asukal. Tapos, lalagyan din natin ng asin. So, ayan, asin. Mix lang natin. Tapos, lalagyan natin ng paminta. Tapos, syala. Okay na yan. Okay na ang ating suka. So, magsasali na tayo ng aking sauce. Sauce naman. Nagluto na nga pala ako ng sauce. So, isasalin ko na lang. Sa next vlog, ipapakita ko kung paano ko linuluto ang aking sauce. Ayan. Ang aking sauce. Sweet and spicy. Diba? So, ayan. Ayan ang aking sauce. Dahil okay na ang ating sauce at saka ang ating suka, so isusunod din natin yung pag- prepare ng mga iihawin. So, magtutuhog na tayo ng isaw at saka Betamax. Igigilid muna natin to. Set aside natin. Dahil ba maya lalabas na tayo. So, igilid muna natin to. Pasisingawin lang natin yung sauce. Ayan. Ito yung ating Betamax. Inadobo ko na siya guys. Ayan. Adobo. Tapos, ito yung ating isaw. Ayan. Ito yung ating isaw. Tapos ito yung ating inadobong Betamax. So, unahin natin itong tutuhog. Ayan. Dahil wala pa akong masyadong naiba-vlog today, ganito lang muna ang aking mga gagawin. Yung everyday na ginagawa ko lang, yun lang muna ang ating i-upload. At iba-vlog. Daily vlog ng isang street vendor. So, ayan na nga guys. So, ito na. Andito na ang aking anak at siya na daw ang magtutuhog. So, ito, siya na daw ang gagawa. So, ang ganda ng mga, ganito pala ang pinipili kong stick, guys. Yung medyo maliliit lang para hindi nabibiyak ang ating Betamax. Ah, tapos maliit lang, tapos maganda, hindi siya masyadong ano, medyo bilugan din ang itsura niya. So, ganito lang, guys. Ayan. So, diba? Ang ganda ng ating Betamax. Isang malaki. Tapos, susunod natin medyo maliit. Tapos, ito din. Medyo malalaki. Tapos, ito na. At tapos, ito ang isa pa sa dulo. So, ayan na guys. Oh. Ang ganda ng ating Betamax. Hindi siya nagka-crack. Kasi maganda din yung stick na nabili ko. Talagang pinipili ko yung mga ganitong stick na medyo maliit lang para hindi masyado nasasayang ang ating Betamax. So, ito na. Ang ating dugo. Siya nga pala guys, pag maliliit ang hiwa, apat na piraso ang nilalagay ko.
So, ito. Pag maliliit siya, 4. Taglilimang piso pala ang price nito. Ayan. Tapos, pag medyo malalaki at mahaba, 3 lang nilalagay ko. Ayan. 3-4, depende sa size. So, ito din ang ating siomay, guys. Titingnan natin kung luto na siya. So, ayan. Ayan ang ating siomay. Beef ang flavor niya. Ready na siya para ilabas later. So, ayan. Ito na nga, guys. Isusunod na natin yung ating barbecue sa pagtutuhog. So, ito na siya. Ito rin palang pinagmarinita natin. Isali natin siya dito. Kasi ito ang aking ginagamit na sauce. Ginagawa ko siyang sauce. Ito ang aking pangunahing ginagamit sa paggawa ng sauce. So, ayan. Ito na ang ating barbecue. So, ipiprepare na natin siya after natin maano yung mga isaw at Betamax. So, ito na ang isusunod natin. Nang dati, ito ang aking ginagamit. So, ayan na nga, guys. Ito ang ating stick. Tulad ng pinakita ko kanina, yung stick nung ginamit natin sa Betamax at saka sa isaw. So, ito. Maliliit lang din. Para mas madali tayong makapagtuhog ng barbecue. So, ganito siya. Ganyan na ganyan. By the way, guys, naghugas pala ako ng kamay. Malinis ang aking kamay. Tapos, i-press lang natin ng ganyan. So, wala. Ito na ang ating barbecue. Ayan. So, sunod na natin. Ganun lang. Sunod-sunod lang din. Kasi mamaya lalabas na tayo at magtitinda na tayo. By the way, guys, thank you so much sa mga bagong subscriber at lumalaking subscriber. Dumadami. Thank you so much. From 0 ngayon, pa 2-5 na tayo. Maraming salamat sa nagtitiwala sa akin. Asahan nyo mas marami pa tayong upload na mas nakakaanong video. Nakakakuha ng kaalaman. Salamat sa aking mga bagong subscriber. Thank you so much, guys. Padami na padami ang aking subscriber. Salamat sa nagtitiwala at nagmamahal ng aking video at nanonood. Don't forget to like, share, and subscribe. Ito ang ating barbecue, guys. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, share, and subscribe.